ay unang nagbigay pugay sa mga ina ang mga Asian Greeks at ito'y kanilang ipinagdiriwang tuwing Spring Festival para parangalan si Rhea bilang the mother of all Greek gods. Pinagdiwang din ito ng mga British at ito ay tinatawag na Mothering Sunday dahil ang mga servants ay pinapayagan nilang maglakbay pauwi para magpanipas ng araw kasama ang kanilang ina. Ito'y kanilang pinagdiriwang tuwing ika-apat na linggo bago ang linggo ng pagkabuhay. Ngunit ang pinagmulan ng araw ng mga ina ay nilikha ng isang babae na nagngangalang Anna Jarvis sa kadahilanang hinahangain niya ang kanyang ina dahil sa pag-alaga nito sa mga sugatang sundalo noong digmaang sibil sa bansang Amerika. Noon pa man ay ipinagdarasal na niya na sana ay magkaroon ng espesyal na araw ang mga ina dahil sa lahat na mabubuting ginagawa nito. Hanggang sa tumanda na si Anna ay patuloy pa rin ang paghangad nito sa nasabing espesyal na araw. Noong 1905 ay sinimula na niya ang kanyang kampanya para sa opisyal na holiday para parangalan ang mga ina. At sa parehas na taong yon ay namatay rin ang kanyang sariling ina. Dito na isinilang ang pagplano sa espesyal na araw para sa paggunita sa mga dakilang ina. Sa pangalawang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina noong 1907 ay isinigawa ang isang seremonya sa simbahan para sa pag-aalala sa mga mabuting ginawa ng kanyang ina. At noong 1908, itinaguyod niya ang pagsusuot ng puting carnation na bulaklak bilang pagbibigay pugay sa mga ina. Dito din nabuo ang isang kaugaliang pagsusuot ng pulang carnation upang kumatawan sa isang buhay na ina at ang puti naman para sa isang inang namatay na. Matapos ang ilang taong kampanya sa pagsusulat ng kanyang layunin ay nakatanggap siya ng liha mula sa Kongreso at ng taong 1914 ay pinirmahan ni President Wilson ang batas na opisyal sa pangalawang linggo ng Mayo bilang Mother's Day. Simula noon ay pumupunta ang mga tao sa simbahan para ipagdiwang ang okasyon na ito. At kalaunan ay ang mga anak ay nagbibigay naman ng mga matatamis na sulat para sa kanilang mga ina. Sa bawat taon na lumipas ay maraming carnation ang nabebenta. At dahil dito, pumatok din ang mga kumpanya na gumagawa ng iba't ibang sulat. Itinuring ni Anna na dapat ang liham ay sulat kamay lamang at hindi pagbili ng mga liham. Taong 1924 ay nagpetisyon siyang wukasan na ito. Siya'y nahuli din sa kadahilan ng panggugulo sa isang kaganapang patungkol sa pagunta ng espesyal na araw ng mga ina. Ginugol ni Anna at ng kanyang pamilya ang paglaban sa holiday na ito. At namatay siya noong 1948 sa edad na 94 years old. Simula noon hanggang ngayon, ipinagdiriwang ang napakahalagang okasyon. At milyon-milyong mga ina sa buong mundo ang tumatanggap ng labis na pansin, pagmamahal, yakap at halik sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanilang mga anak. Lagi nating alalahanin mga Kapinoy Vibes ang sakripisyo at pagmamahal na ginagawa ng ating mga ina para sa ikakabuti natin. Kaya lalo natin silang mahalin at bigyan ng respeto. Happy Mother's Day sa lahat ng ina sa buong mundo. Nagmamahal, Pinoy Vibes.